Welcome back. This Saturday na gaganapin ang historic na Jerwin Ancajas Jonas Sultan title clash sa Amerika. Ito ang kauna ng world title bout sa pagitan ng dalawang Pinoy boxers in 93 years. Well, what should we expect from this matchup? Here with us is veteran boxing analyst Atty. Ed Tolentino. Atty. Ed, long time no see. Good to see you. Oh, long time no see. Parang hindi pa tayo nakapag-happy New Year's sa isa. Happy New Year's. Anyway, okay. Pag-usapan natin itong makasaysayang laban. Unang-una, intindihan natin kung bakit itong makasaysayan. How come it's been so long? Tama ba? 93 years? Official on record of a qualified, quote-unquote, world title fight between two Filipinos. Well, the first world title fight, sabi nga natin, May 1925, Pancho Villa on vacation in the Philippines, kinulang sa pera, nilabanan si Clever Sencio. Okay. That's the first world title fight. There were two other world title fights, si Small Montana at saka si Little Dado in 1938, si William Magahin at si Erwin Villafer in 1995. Pero questionable yung legitimacy ng world titles involved in those fights. Yung federation nila, association nila. So lumalabas itong Jerwin Ancajas at itong Zorro Sultan, ang second legit world title fight. Bakit napakatagal? Well, unang-una, alam mo naman yung kultura nating mga Pilipino. Ayaw natin na lalabanan natin yung kapwa Pilipino natin. Right. Medyo hindi maganda ang isa kontrabida. Correct. Pangalawa, medyo kinapos din naman tayo sa dami ng mga world champions. Swerte na nga lang tayo na meron tayong Manny Pacquiao, Flash Elordes. Seasonal din yung pag-produce natin ng world champions. Pero lately, because Manny Pacquiao opened the gates para sa mga Pilipino campaigners, medyo dumadami. Ito na yung fruits of his labor. The other fruits of his labor. Kampiyon si Jerwin Ancajas, number one ranked contender naman itong si Zorro Sultan. So, inevitable na talagang sila magkakaharap. Nangyari na ba dati na may nagkaiwasan? Na kahit na technically speaking, top contender ka, champion ng Pinoy, na parang lalo ko, I don't know if it is in Donnie's you know, weight class, Donnie Ahas, or even si Brian Villoria. Nangyari na ba yun na merong maaring magkalaban itong mga to, the association or federation might have made it a mandatory defense, yet nagkaiwasan? Meron na dati, no? May mga muntik na, pero for some reason, hindi natuloy dahil natalo yung isang boksingero. Dati na, akala ko Brian Villoria, akala ko Milan Melindo, magkakasapa ka na, hindi natuloy. Ito, nagkataon lang, naging inevitable, kasi yung Zorro Sultan, naging number one contender after beating Gianriel Casimero. At ito namang si Jerwin Ancajas, hindi naman umakyat ng timbang. He decided, I want to stay here at 115 pounds. So, it could have been avoided. Had he stepped up in weight, or if Zorro Sultan accepted a step-aside fee. May ganun. Meron ganun. Around $20,000. Bigyan muna kita ng pera kasi meron akong ibang gustong labanan. Okay. Tabi ka muna. Okay. Ibang muna ang lalabanan ko para magkaiwasan tayo. All right. Ayaw naman siguro ng taon ni Ancajas because he is confident na kaya ko to. Yep. So, eto na. Yep. Ang ika nga is second world title fight. Okay. Ang kagandahan nito, I mean, theoretically, it shows that the system works. Kasi nga, ito yung champion, ito yung contender. Yes. Does that give you a vote of confidence in the system? Kasi nga, alam natin, boxing is all about the money, promoter, they put up a lucrative fight, yun naman talaga kadalasan ang susundan, as opposed to what the association does with the top 10 ranked boxers who they want them to fight. Well, maganda ang sistema. No? Kaya lang nakakalungkot, kasi TJ, meron pang ibang titles na pwede mong habulin. May WBC, may WBA. Pwede ka naman mag-sidestep. Pwede kang maging ano, kasi iilan lang ang kampiyon natin. Donny Nietes, si Ancajas, iilan lamang ang ating world champions, tapos tayo-tayo pa mag-i-eliminate sa isa't isa. Wala pang yung environment na katulad sa US, sa Mexico, na sandamuka lang. Puro sila. Sandamuka, regular. Hindi maiwasan sila magdalaban. Hindi maiwasan. Talaga may bragging rights. Ito, ngayon pa lang tayo, ika nga nakaka-recover. Pero ganyan talaga. Okay. Kailangan ito. Sige, himayin na natin. Ito na, the drama's been set, the history has been noted, and that puts it to the backdrop of the fight. Pero alamin natin, how good are these boxers? I mean, one is a champion, one is a challenger. Gaano kahusay ba talaga itong dalawang boksingero? Let's start with Ancajas. For you, how good is he? What does he bring to the ring? Oh, he brings a lot to the table. A very skilled tactician. Sabi ko nga, para siyang a scientific fighter. Okay. He treats you like a math problem. Kumbaga, he will divide you along the way and then reduce you into a simple equation down the road. He has a very good right jab, very good left straight, digs to the body well. Maganda ang pagkaka-package dito kay Ancajas.
itong Sultan ang biggest enigma. He's a pressure fighter. Pressure fighter, okay. Slugger. Medyo hindi pa pulido ang opensa. Mm-hmm. Sabi ko nga, kamikaze kung umatake itong Sultan. Pero malakas yung kanan, malakas yung right straight, of which a southpaw like Ancajas can be very susceptible to. Ano? So ito ba ang yung stilo ni Sultan? Ito ba yung maaring kryptonite ng style ni Ancajas? Oo, kasi kaliwete si Ancajas. Alam mo ang kaliwete, pag pumihit yan sa trajectory ng left straight. At yun talaga ang pamatay na weapon nitong si Sultan, ano? And he's big. Malapad ang pangangatawan nitong si Sultan. And he is also an upset specialist kasi nga, yung General Casimiro, hindi nila akalang mananalo, ano? Pero very unorthodox, very unconventional. Hindi mo alam kung susugod, minsan una-ulo, minsan naalangan din eh. So kailangan talagang pag-aralang mabuti ni Jerwin Ancajas itong si Sultan because he needs a lot of patience against a fighter like Sultan, whose style is very, very unpredictable, in my opinion. Given that, yung unpredictability ng Ancajas, would you say that it will need, or him and his team will need a lot of great in-fight, in-ring adjustments sa nangyayari dun? Kesa sa, alam natin, yung iba mga boksingero, yung kanilang mga stable, handang-handa, inaral talaga, ito yung asa natin game plan, at yun ang nakita ng game plan. But as you said, because of the unpredictability Sultan, of Sultan, they have to be good on the fly, would you say? Kailangan. Kasi nakikita ko dito, Sultan will try to rough up itong si Ancajas. Kasi very uncomfortable si Jerwin kapag dikdikan ang laban. Gusto niya, at the center of the ring, jumajab ako, may distansya. Kaya pipilitin ni Sultan dito, I will try to break your rhythm. I will try to crowd you on the inside. I'll try to pin you along the ropes. Dahil doon, medyo susceptible itong si Ancajas. But like I said, right now, the smart money bet itong si Ancajas kasi yung kanyang skills almost pick your poison ang dating sabi nga natin pero itong Sultan never been knocked out, has one punch power at talagang may puso itong Sultan at we cannot discount an upset imagine mo kung sila pula po nga, tinalo si Magellan ito pa, Sultan. I like that. Binahon mo yun. Okay. Alright. Pero, okay. X-factors. We talk about, you know, title fights, the pressures there. Bright lights of the U.S. America to gaganapin. Fatigue also, if this goes into the deep rounds. Sa mga tatlong bagay na, sino sa tingin mo lamang dun? Lamang tingin ko dito si Ancajas. Okay. Kasi nakita mo naman na before the Sultan fight, lumalaban na siya sa abroad, minsan nga sa enemy territory pa, and he has excelled. Okay. Ano? Itong si Sultan, yung kalidad ng mga kalaban, malayo sa kalidad ng mga nakalaban ni Ancajas. Okay. So tingin ko dito, lamang na lamang yung Ancajas. In fact, I cannot discount an early knockdown. Kasi itong si Sultan, medyo takle sa pumasok. Okay. So pwedeng i-sidestep ni Ancajas, masundot niya, pero pwede rin baka tama yung Sultan. So I think Ancajas will try to figure out muna the style of Sultan in the first half, then buckle down to serious business in the second half. Siguro mga late round stoppage o decision win para kay Ancajas. Mas madaling mag-adjust si Ancajas kumpara kay Sultan, who I believe is medyo limitado pa ang repertoire. Basta lang makaiwas si Ancajas sa disgrasya. Maiwasan lang niya yung right straight na talagang minsan patok-patoklaw kung binibitawan ni Sultan in the most unimaginable angle. Okay. Ano? So kailangan medyo cautious muna para kay Jerwin Ancajas. Looking at their careers where they are now, pag manalo si Ancajas and in whatever way you think he should win, what will this mean for his career? Gano'ng kalaking tulong to na yung kanyang defense nito? Abay, una-una, from a financial standpoint, he's getting $120,000 for this fight. Gusto pa niyang lumaban ulit. He's looking forward at a unification. Gusto niya i-unify ang 115-pound championship. So malaking boost ito para kay Jerwin Ancajas, both from a financial standpoint and from a career standpoint. He's looking at unifying the 115-pound championship. Kapag si Sultan ang nanalo, big upset ito. Big upset. Big upset ito. Sa Amerika pa mangyayari. So basically, ngayon pa lang siya makikilala ng mundo at ganyan pa lang magsisimula talaga ang kanyang boxing career. So, yun nga lang, masakit isipin, ano? Pinoy ang matatalo rin po ay Pilipino eh. Si Ancajas o si Sultan, Pilipino po. Ang masisira dito, Pilipino rin eh. So, pero yun ang nature ng boxing. Somebody has to win. Right. So, very interesting talaga kung sino ang mananalo sa
labang ito. Alright, well, abangan natin. Malapit na malapit ang gaganap, ang bakbakang yan. History in the making, ika nga. History. Very interesting, and we'll see which Pinoy will be the last man standing. Maraming salamat, Tony. See you again soon. Salamat. Hey everybody, this is Anton Rojas. For more sports updates, keep watching The Score and make sure to subscribe to our YouTube channel. That's ABS-CBN Sports and Action.